Pwede ba natin sound check, sir? Oo, yun. Paparinig ko sa inyo yung tunog niya. Hindi siya ganong kalutong, hindi rin siya ganong kaingay, hindi siya ganong kalakas. Sa tingin ko, pwede siya pang subdivision, hindi magagalit yung kapitbahay nyo, no? So what is up mga repa, no? Welcome back to my YouTube channel. Siyempre, no, it's me again, Alvin Motovlog. At kung bago ka pala sa channel ko, siyempre huwag mong kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. And also hit that notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repa, meron na naman tayong i-feature na isang motor, which is Honda Click 150 or Game Changer. Ang konsepto niya is modern vans. Siyempre, papakilala ko muna sa inyo yung may-ari ng motor, no? HDM Roy. Hello. Zone AF1 modern vans na click. Yan, ito yung motor niya, pakita ko sa inyo. Silip mo na konti. Siyempre, bago natin umpisahan tong video na to, ay pasok muna natin ang malupit na intro. So yun, no, alam ko excited na kayo kaya hindi ko na patatagalin, no. Umpisa na natin yung price and specs sa kanyang Honda Click version 2 or kilala sa Game Changer na modern vans concept. Sir, saan tayo pwede mag-start? Taas muna, okay. Sa braking system. Ito tayo sa braking system. Ito yung paborito ko sa lahat, yung pinatawag natin brake lever. Anong brand ang gamit natin, sir? Brembo RCS 19. Brembo RCS 19, ayan. Left and right. Left and right. Legit, sir? Legit yan, legit. Usapang price tayo. Nakuha ko yan 25 kay Red Tie. Kasama na yung kabila. Okay. 25K. Brand new. Brand new yan, brand new. Yan. Then, syempre, kung napapansin nyo, is naka-quickthro si Boss. Domino Quickthro. Yan. Magkano price nito, Boss? Domino Quickthro, 7. 7 dito, inaabot siya ng 7. Kasama na to, boss. Yung hindi boss. Pa, hindi. Dito 7K tayo lang. Sa Quickthro lang. Oo, Quickthro dito lang. Sa host, magkano tayo sa host? Makakuha ka niyan 1213. Pares na. Ito to, elbow lang. Elbow. Elbow. Oh. Elbow lang tong 1213 na to. Then yung host bukod pa. Oh, yung host, magbukod pa yan. Magkano yung host natin? Siguro mga 1,000. Ang brand niya is
Domino din. Domino. Tapos naka-active ka. Okay. Ang price nito is mura lang yan eh, mga 300 to 300 to 500 yung ano, spacer na tinatawag. Spacer na tinatawag. Then naka-Ariete handle grip. Handle grip yan. Magkano price yan, boss? Urig yan, 1850 para sa original. Oh. Kung nakikita nyo, CNC bar end. Bar end. So, magkano tayo dito, boss? 600. 600 tayo sa CNC bar end. Then sa switch, anong switch ang gamit natin? Domino din yan, Domino. Domino switch. Magkano ang pair, boss? 6,000. 6,000 yan, oh. Hindi yan para sa inyo, 6,000. Legit yan. Legit, legit. Okay. Then naka-fluid cap siya ng Brembo. Oh, kasama na 'yan. Kasama na 'to. Oh, kasama. Bili mo yung brake lever. Oh. So, yun yung banda sa kanyang upper. Then carbon parts. Oh, carbon lodi. Carbon lodi. Carbon lodi. Carbon lodi. Carbon lodi. Ito oh, may kulay yung carbon niya, red carbon. Then yung kadalasan ginagamit, nakikita natin is twill. Twill. Ayan. Ayan, naka-carbon din yun. Carbon lodi. Carbon lodi. Pakita ko sa inyo mga carbon parts ng motor ni boss. Ayan o. Oh. Tapos syempre, alamin natin yung price nito kung magkano inabot lahat-lahat. Carbon lodi. Ito po, carbon lodi. Ayan. Carbon din to. Carbon lodi. Solid. Ayan, mga naka-carbon. Ayan. Sa price na lahat ng carbon parts na nakamot sa motor mo, sir, magkano ka inabot? Inabot, pagawa. Kasi dalawang batch yan eh. Itim muna, tapos yung pula. Siguro abuti ng mga 60 kasama labor na yun. 60 kasama labor? Hmm, labor. Sa tayo nagpagawa ng carbon? Kay Ken. Kay KR, Carbon Works. Dito lang yan sa Imus. Then syempre, punta tayo dun sa baba na madalas nating di-discuss. Syempre, braking system tayo. Yan. Sa braking system mo, sir, ano-anong ginamit mong parts? Sa disc brake muna, ayun, Urig Quantin. Makakuha ka niyan siguro mga 6,000. 6,000, oh. Urig Quantin. Mahal pala to, 6,000 ng Urig Quantin disc. Float disc ang tawag yan, mga repa. Then, caliper. Caliper, ayan, yung nauuso ngayon, formula. Formula, caliper. Oh, formula caliper. Magkano ang price niya, sir? Price niyan, makakuha ka siguro mga 13 to 15, depende sa seller mo. 13 to 15,000, depende sa nagbibenda yan. Then, syempre, bukod pa itong Gettings tsaka yung hose, naka? Naka L yan, original. Naka L hose. Kasama na itong Gettings. Oo, oh, kasama na yan. Magkano ang price niyan, boss? 8,500 sama Gettings yan, ha. Then syempre bukod pa to. Oh, bukod pa yan. Yan mura na lang yan, siguro mga nasa 300 pesos lang ata yan. Pesos lang daw tong ganito. Ayun. Then syempre CNC. Ayan. Naka full CNC ka na ba, boss? Oh, full CNC yan. 100% ta. Oh, 100 na. Magkano kayo inabot all in all pang ano natin, pang Honda Clip? Siguro mga 7. 7,000. Oh. Okay. Then syempre sa rim set, ang gamit niyang rim is Takasago XL Asia. Magkano price nito, boss? Takasago, sa rim lang. 4.5. 4.5, ito, 4.5. Pair na. Pair na yun. Then sa Rayos Matic yan, Yaguso. Oh, Yaguso. Ang price yan is naglalaro ng 500 to 700 pair. Harap likod. Harap likod. Then sa hub, anong gamit natin sa hub? Urig na Honda. Honda? Oh, okay. Honda yan. Ano ang tawag nila dyan? OEM. OEM. Yan. OEM na hub. Pati likod. Pati likod. Oh. Ang pair, boss, magkano? Pair, makakuha siguro ng mga another 4 to 5. Ganun. Depende pa rin sa seller. Oh. Seller. Yan. Idea para sa inyo. Naglalaro siya ng 4,500. Urig OEM Honda hub. Pang click. Version 2. Pwede rin yan sa PCX. Okay. Pasok din siya sa PCX. Pasok din daw to sa PCX. Then syempre, pupunta tayo din sa likod. Syempre naka ano lang to, 150cc. Tama, sir? Oo. Pag Honda is ano lang to, naka brake shoe lang din siya. Ayan o. Pero syempre, ito yung isa masakit-sakit eh. Naka all-ins, legit. Yan, Urig all-ins. Yan. Ang price niyan, boss, magkano ka naglalaro dyan? 25 yan, sarado. Ayan, 25 single. Pag nag-doble kayo nito is, natatandaan ko is
abutin kayo ng mga 44 yung mga pang NMAX na version 2. Oh. 44 to 45. Yan. Di siyempre, perto nung sa likod. Oh. Siyempre sir, naka-proper build ba yung gulong natin? May nagtatanong kasi palagi, ano daw ang size ng gulong? Ayan. Sa likod? Ano na ba yun? Alapin natin ang size. Ayan. Para sa modern vans, yung size ng rear tire niya is 60 by 95 by 17. Yan. Pasilip ko rin sa inyo yung harap ha, para may idea kayo. Then sa harap, ang size ng kanyang gulong is, teka, di ko makita. Hanapin natin ha. Size ng kanyang gulong is ito, ito 50 by 100. Yan, 50 by 100. May 17, siyempre naka 17 ka. So yan yung proper build, sabi ni sir, ng tire ng modern vans. Anong brand natin is IRC Wing. Wing, wing ang gamit niya, wing eh, no? IRC Wings. Ang pair nito boss, magkano inaabot? Hindi ko na matandaan eh, pero that time siguro mga nasa 2 to 3K lang ata yan. Oh, 2,000 to 3,000 pair na yon, harap likod, yung ganong size. Then sa kanyang center stand is naka stainless. Stainless yan, pasadya. Pasadya yan. Then yung, ito yayamanin na to eh. Oh, yayamanin na yan. Nakayayamanin siya. Paano pa ako ng yayamanin? Pero yung center, wala kasi. Yung center, magkano pagawa mo dito, boss? Medyo masakit yan eh. Kumpara sa normal, 4-5 ko ata nakuha. Ito, 4,500. Pinakustomize niya. Then dito sa yayamanin na side stand. Mura lang yan, mga nasa 1-2. Ito, 1-2. Ayan o. Oh, para may idea kayo sa price. Siyempre, sa upuan, nakanatong red. Or maroon kung tawagin. Or maroon. Ang price na ito, boss, magkano tayo naglalaro dito? 3K. Ayan, 3,000 to. Pang Honda Click version 2. Then, syempre, yung pinakamaganda sa lahat at pinaka-inaabangan nyo, syempre, dumako tayo sa pipe. KOU. Ayan. Gamit ni boss na pipe. Price na ito, boss, magkano ka inaabot yan? Mura lang pinasa sa akin yan ng trope, eh. Pero 8 talaga yan, 8 to 9. 8 to 9. Mm. Nung nadampot ko yan, parang 7.5 bata. So ito pala, pag bumili ka sa market, sa tindahan ka bibili sa naglalaro ng 8 to 9, no? Ito. Sinwerte pa si sir, nakakuha siya ng mababa, 7,500. Yan. Pwede ba natin soundcheck, sir? Yun. Paparinig ko sa inyo yung tunog niya. Hindi siya ganong kalutong, hindi rin siya ganong kaingay, hindi siya ganong kalakas. Sa tingin ko, pwede siya pang subdivision. Hindi magagalit yung kapitbahay nyo, no? Yun. So, matanong ko lang, sir. All in all, magkano ka inabot sa ginastos mo dito sa setup mo ng modern van? All in all, kung piyesta lang ang pag-uusapan, mababa naman siya ito pa. Pero kung kasama yung labor. Sama natin, ano? All in all, sama unit. Sama unit, lalagpas ng 200. 200 plus. Grabe, no? So you know, simple lang yung dating ng modern vans. Nag-add lang siya ng detalye, nagpa-carbon parts lang siya. Kasi usually naman pag modern vans is, karamihan stock add details. Ipa-carbon mo, palit ka ng pipe, palit ka ng mga braking system, mga caliper, brake lever, kung ano po ay pwede mong idagdag na detalye. So ngayon, hingi tayo ng tips kay boss. Doon sa mga nagbubuo ng modern vans, ano ba yung maipapayo niya at may advice niya sa mga nagbubuo ng modern vans concept? Ayun, mas maganda kung may nagtuturo sa inyo. Kasi para pag bumili kayo ng pyesa, hindi na paulit-ulit. Yung kasi naging problema ko nung una eh, mali yung pyesang nakabit ko. So kailangan ko magpalit para maging tama sa concept niya. Tsaka ano lang talaga, kumbaga parang tanong ka lang ng tanong lagi sa mga marurunong din, sa mga tropa na nagsimula bago ikaw, para hindi sayang yung pera eh. Ganun lang yung mapapayo. Tsaka huwag masyadong ano, magastos. Doon lang sa kaya ng budget para hindi pa rin masakit, syempre. May mga priority pa rin naman eh. Ayun lang. Yan. So yun yung magandang tips na naibigay sa atin ni sir. So salamat kay sir sa tip na yun. No? So yun, no? Kaya nga na sinabi ni sir, no? Advice ko lang din sa mga nagbi-build. Kasi ako, alam niyo naman, more on content lang ako ng mga tie unit. Basta mga motor na may kinalaman sa motor show yung content natin.
Ganun lang, para hindi kayo sumablay, gusto niya isahang gastos, huwag mahihiyang magtanong sa mga marurunong, sa mga nauna sa inyo, kasi usually o kadalasan mas kabisado nila yung mga parts na dapat ikabit, depende sa konsepto ng motor na i-build mo, no? So yun lang, no, hindi ko napahabain yung vlog ko. Gusto ko magpasalamat kay sir sa Roy, pagbibigay niya ng chance sa atin o time na ma-feature yung kanyang alagang motor sa ating YouTube channel. Siyempre, bago natin kalimutan, meron ka bang gustong shoutout o salamatan? Ayun, shoutout kay, siyempre kay Ken sa gumawa ng carbon. Sa mekaniko ko, siya lang talaga yung umawak ng motor ko, si Ace, si HDM. Tapos kay Red Tie, pati sa admin namin ng Zone AF1, kay Sir EJ ng EJ Garage. Thank you. Yun, no? Shoutout to sa mga na-mention ni sir, no? So, hindi ko na pahabain to, dito ko natatapusin yung vlog ko. Sana may nag-enjoy at natutunan ka sa video na to about sa Honda Click version 2 or game changer na modern van concept. So dito ko natatapusin to, Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala, ride safe and peace out.